My God, I hate drugs. Update po na tayo doon sa National Bureau of Investigation dahil yung TikTok user ho na sinasabing sumuko para linisin daw yung kanyang pangalan matapos na magamit ito doon sa pag-upload ng video na nagbabantang patayin ang presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos. May follow-up report. Ng National Bureau of Investigation o NBI na person of interest lamang at hindi under arrest itong TikTok user na voluntaryong sumuko matapos madawit itong kanyang pangalan sa video post na planong sa planong pagpatay nga kay presidential beta at dating Senator Bongbong Marcos. Ayon kay NBI OIC Director Eric Distor, kahapon ng kusang sumuko si Ruel Bong Ricafort sa NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division para linisin daw yung kanyang pangalan sa naturang issue. Sinabi ni Ricafort na ginamit lamang itong kanyang account para i-post itong naturang video. Kaya naman, nais daw ng mismong may-ari ng account na malaman ngayon kung sino itong mga nasa likod ng pag-upload sa video na nagbabanta dito sa dating senadora na ito ay papatayin at araw-araw daw ay nagsasagawa sila ng pagpupulong. Iginit itong nais niyang pati itong kanyang reputasyon ay malinis din dahil nasisira dahil na rin dito sa paglalabas sa naturang video sa TikTok. Sa ngayon, iniimbestigahan muna ng NBI kung may kinalaman ang naturang personalidad bago ito sampahan ng kaukulang kaso. Kanina nga, kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara na sumuko kahapon sa NBI ang naturang personalidad. Gayunman, sinabi naman ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na bakarang sumuko kahapon at sumailalim sa kanilang pagtatanong ay pansamantala itong pinalayong, ngunit kaninang hapon ay nagtungo rin doon sa NBI sa Quezon City para ipresenta ito sa media. Samantala ka pa tumanggi muna itong NBI at itong DOJ na i-detalye pa itong issue, yung pangalan or itong kanyang detalye, yung kanyang address, maging yung iba pang impormasyon dito pa rin kay Ricafort para na rin sa kanyang safety, yung kanyang seguridad, Bombo Denny. Yung mang i-detalye muna ng NBI, yung tungkol dun sa personalidad, how about yung death threat? Talaga bang na-categorize ito bilang talagang banta, lehitimong banta, Bombo Gerald? Oo, sa ngayon hindi pa nila alam, Bombo. Maging itong may-ari ng account ay hindi rin niya alam kung sino yung mga nag-upload at tinitignan kung paano napasok yung kanyang account dito sa naturang social media platform dahil yun nga, mayroon namang mga password yan at hindi niya alam kung bakit daw napasok yung kanyang TikTok account at dito in-upload yung video. At misto lang yung sinasabi kanina nitong sumuko ay wala talaga siyang alam kung paano na-upload itong naturang video, Bombo Den. Oo, kaya lang, syempre, hindi naman po pwede na by words lamang, ano? So, ano, bigay na ba ng kanyang full cooperation itong tao na ito? Kasama dyan yung forensic analysis sa kanyang gadgets na ginagamit. Sa ngayon, nakikipag-cooperate ba ito? Full cooperation, Bombo Jack? Nga ng kanyang kaibigan dahil natatakot na rin siya dito sa seguridad ng kanyang pangalan o itong kanyang pamilya rin at dahil lumabas doon sa ibang mga videos na nandoon mismo yung kanyang pangalan kaya na kumbinse ito na sumuko dito sa NBI at isuko yung kanyang mga gadgets and then yung NBI naman, sinabihan itong si Ricafort na talagang kumuha ka ng
kumuha ng kanyang counsel at hindi naman ito itinuturing kasing na aresto nila, hindi ito under arrest sa usang sumuko. So malaya siyang makakalabas dahil nangako naman siya ng full cooperation sa ngayon at tuloy-tuloy yung pagkikipag-ugnayan niya dito sa NBI. Para ang layon kasi nito, ang purpose talaga niya, Bombo Dennis, na sumuko ay linisin talaga yung kanyang pangalan dahil nga dito sa na-post na video na yan at talaga namang pinanindigan niya na hindi raw siya yung nag-post dito, Bombo Dennis. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte, matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ngayong umaga, makakasama po natin muli ang kaibigan natin na nagbabalik sa Senado. Walang iba kundi si Governor Chiz Escudero ng Province of Sorsogon. Good morning, Gov! Ito muli, magandang umaga, Mayor Sara, sa lahat natin tagasubaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, opo. Kahapon po, na-discuss natin yung highlights ng 12 years mo sa Senate. Kung ano yung napakaraming nagawa mo para sa province of Sorsogon. Ngayong araw na naman ito, pag-uusapan natin ang reason kung bakit ka nag-decide na tumakbong senator ulit. Marahil bahagya ng rason, halos magkatugma tayo dahil na-discovery ko matapos ang pandemya nito na kahit gano'ng kagaling ang aming gawin sa aming nalabigan, kahit anong tumbling o pasirpo-sirpo ang gawin namin, may hangganan ang mararating ng aming probinsya kung hindi sabay-sabay aangat lahat ng probinsya at ang buong bansa. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit inalok ko muli sa mas mataas ng silbihan, paninilbihan ang aking sarili. Dahil sa bigat ng problema ang kinakaharap natin dulot ng pandemyang ito, ika nga sa wikang Ingles, dapat all hands on deck. Dapat kung may maiaambag ka, may maitutulong ka, may karanasan ka, may kaalaman ka, may talento ka, ialay mo sa ating bansa sa ngayon dahil yan ang pangunahing kailangan ng Pilipinas at Pilipino ngayon. Yes, yan naman ang kagandahan din ng isang national position, Gov, no? Na yung trabaho mo, nakikita mo yung effect niya sa buong bansa, hindi lang sa isang probinsya. And we are truly happy that you've decided to share again yung expertise mo as a Chiz Escudero dyan sa ating Philippine Senate. Ano naman yung mga ways forward mo para sa ating bansa 2022 and beyond as a senator? Well, pangunahin dahil sa naging karanasan ko bilang local chief executive, Mayor Sara, tulad mo siguro, maraming frustrations ang local chief executive, lalong-lalo na kung ibang pulisiya na inuutos o binababa sa atin ng national government na minsan ay bagay lang naman sa Metro Manila at hindi naman bagay sa ating mga lugar. Maski na itong pandemyang ito, napakaraming best practices ng iba't ibang lokal na pamahalan na kung sana mabibigyang laya lamang, ay tingin ko mas malaki ang maitutulong nila sa kanilang mga kababayan. Tulad na lamang ng budget ng probinsya, nagturo ako ng local government code sa UP College of Law, Mayor Sara, abogado ko, naging congressman, naging senador, pero wala ako nakitang batas na kailangan palang i-review ng BBM ang budget namin. At kung hindi nila payagan yung isang item sa budget namin, kahit galing sa ira namin yon, kahit locally generated yon, ay hindi pa rin namin pwedeng gastusin. So sa pagbabalik ko, kung mabibigyan ng pagkakataon sa Senado, layunin kong patotohanan ang autonomiya, ang kalayaan at mas malaking responsibilidad at buwelo para sa mga lokal na pamahalaan dahil naniniwala ko mas alam ng mga local chief executive, mayor man ng siyudad o munisipyo at ng mga gobernador ang tunay na kailangan at dapat gawin sa kani-kanilang lugar. Pangalawa, ang pinaka-importanting batas na pinapasa ng Kongreso ay ang taon ng budget. Para sa akin, dapat magawa ng maayos yan dahil instrumento yan ng muling pagbango ng ating bansa, muling pag-ikot ng ating ekonomiya at sa pamamagitan niyan, sana bumalik ang mga negosyong nagsara at mga trabaho nagwala, nawala dahil sa pandemya.
Yes, oh, Governor Chiz, tama ka, walang one size fits all sa local government units. And we are happy, as a mayor, I am happy to hear na babalik ka sa Senado to push for more autonomy sa mga LGUs and of course, empowerment ng mga LGUs. And magiging boses ka na ng mga local government units dyan sa Senado dahil sa experience mo as governor. And we are also, I am also happy to hear na nakatutok ka doon sa investments, negosyo, dahil yun yung kailangan natin para sama-sama tayong babangon sa pandemya na ito. And Senator Governor Chiz Escudero, nabanggit mo na naging congressman ka din. Gusto din namin marinig yung mga highlights mo sa iyong term sa House of Representatives. Mahirap na probinsya ang Sorsogon, pati ang aming distrito. Pero sa loob ng 9 taon, napakonekta namin ang kalye. Ang halos 95% ng mga barangay sa aming distrito na 257. At napailawan din namin lahat ng barangay dahil nung umupo ako, hindi pa po nagagawa iyon. Kaugnay naman sa legislasyon, sa 300 mahigit na mga miyembro ng Kamara de Representantes, karamihan ng aming final ay mga local bill. Kalimbawa, ang pag-create ng kauna-unahan at hanggang ngayon naging isang syudad sa lalawigan ng Sorsogon. Noong mga panahon yun, Mayor Sara, wala pa akong anak. Ama na ako ng isang syudad dahil ako ang nagmay-akda ng syudad ng Sorsogon na 21 years old na sa taong ito. Na naging tulay para mas gumanda ang buhay ng aming mga kababayan dahil mas malaking pondo ang napunta sa syudad ng Sorsogon at nalibre ang pondo ng probinsya sa ibang mga munisipyo pa. Yes, thank you, Gov. And dito naman tayo sa light questions again. Sabi mo ulit. Basta kung ano, itanong mo lang. Kayang-kaya ko yan lahat. Ngayon, ang aking hairstylist and makeup artist, sabi niya sa akin kanina habang nag-aayos kami, sabi niya, ang yummy ni Governor Chiz Escudero. Yummy ka daw. Ano daw ang sikreto mo sa healthy weight and trim body mo? Mayor Sara, for the past 7 months, nag-intermittent fasting ako. Which basically means ang huling pagkain ko ay alas 8 ng gabi. Hindi ako kakain ng agahan at lunch na yung kain ko. 16-8 intermittent fasting ang sinusunod ko nitong nagdaang 7 buwan. Ang nawala sa akin ay humigit kumulang siguro ko mga 8 or 9 pounds. At imementain ko na yon. Dahil 16 na taon ng agwat ko sa asawa ko, kay Hart. At kung magpabaya ako at hayaan ko, mas magmumukha akong tito niya imbis na asawa niya. Kaya pinapanatili ko na ng timbang ko sa pamamagitan niya. Okay. And then ano naman ang sekreto mo sa magandang kutis mo? Dahil usually pag nagjejeta, di ba, natutuyo, dumadami yung pimples. Pero sa fasting mo, meron ba siyang magandang effect sa maganda mong kutis? Ganon, may ganon ba? Parang hindi yata kasi pag kinocompare ko yung kutis ko kay Hart, parang hindi eh. Lupa yung akin eh. Langit yung kanya eh. Sa intermittent fasting, actually, sorry, papasok ako ng konti. Nagkakaroon ng autophagy na tinatawag. Pag ikaw ay nag-fast na mahigit sa 12 oras, magkakaroon ng autophagy yung katawan mo. Ibig sabihin, kakainin niya. Basically, autophagy means self-eating. Kakainin niya yung mga dead cells, kakainin niya yung mga langib-langib sa katawan mo. Rason para maging mas malinis din ang katawan mo habang bumababa ang timbang. At nako-correct kung ano man ang meron kang karamdaman. Kabilang na ang diabetes, kabilang na ang high blood, at kabilang na ang hypertension na nakita kong nangyari itong nagdaang 7 buwan. And ang sikreto mo naman sa buhok mo. Dahil napakaayos and malinis, clean cut ang buhok. Una, alam ko si BBM, Mayor Sara, nag-IF din. Nakausap ko siya, sabi niya nag-IF din daw siya. Mas matagal pa kaya ito siyang nag-IF. Sa party ko sa buhok, maikli ang buhok ko mulat-mulat kahit kung muna tayo nagkakilala. Para pagkatapos mag-shower,
punasan lang ng tuwalya, wala nang supply. Nitong nagdaang pandemya, halos wala kaming magawa dahil sa mga lockdown. So matagal ako hindi nakapagpagupit. Kaya humaba ng humaba at napag-utusan ako, hindi na pakiusapan ni Hart, na subukan ko daw baguhin yung buhok ko ng ganito. Nung sinabi niya mas gusto niya at mas taraw, edo sige na. Baka maghanap pa siya ng iba pag hindi ko sinunod eh. Yan po! Yan po, Gob, ang benefit ng merong 16-year gap sa asawa dahil nakakabata. At yung mga suggestions ni Ma'am Hart ay bagay na bagay dahil nga ikaw na ngayon ang yummy cheese escudero ng LGBT community ng Davao City. Salamat. Osmosis siguro yun, Mayor Sara. Pag nakakatabi mo, nakakasama mo, mas bata sa'yo. Medyo nahahawakan na rin ng konti kahit paano. Sana lang hindi ko siya mahawa dahil baka tumanda naman siya pagkatabi niya ako. Ay, nako, I'm so happy na nakapag-catch up tayo, Governor Chiz, no? Ang tagal na nang before na hindi tayo nagkausap. And we are happy that you've decided to run again for Senator. And ngayong umaga na ito, meron ka bang mga advice na pwedeng ibigay para sa ating mga kababayan na, of course, naghihirap ngayon dahil sa pandemic na ito? Habang may mga lockdown at pandemya, alam ko marami tayong mga hindi nagagawa. Alam ko madalas hindi tayo nakakalabas. Marami tayong kaibigan at kamag-anak na hindi nakikita. Pero alalahanin natin sa mga panahon ng lockdown, kasama naman natin yung ating nanay, tatay, asawa at mga anak. Pag muling nagbukas ang mundo, wala na naman tayong oras para sa kanila. So sana, yakapin natin ang mga panahong ito, ang pagyamanin natin ang mga panahong ito. Dahil kung hindi man ito maulit muli, at least pwede nating baliktanawan ang mga panahon na araw-araw, walang trabaho, walang eskwela, nakasama at nakapiling natin ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Importante yan sa maski na sinong Pilipino, lalong-lalo na sa panahon ito, na minsan hindi tayo sigurado sa kaligtasan at buhay ng bawat isa dahil sa pandemya nito. Thank you po, Governor, soon to be thank you, Mayor Senator Chiz Escudero. Stay safe po. Likewise, Mayor Sara. Stay safe and see you in Sorsogon soon. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas.